Yun, what's up mga kalotoy? Isa na namang NFT game review. So, ang titignan naman natin ngayon is Steel League. So, dito sa website niya, no, sa pinaka-top top portion, minsan kasi makikita mo rito may white paper. Sa kanila, ano lang, white paper and then buy hydro. Yung buy hydro, wala pa po. So, ingat kayo, baka ma-scam kayo. So, meron din silang pa-sound effect. And then, yung kanyang graphics sa likod is medyo kakaiba naman, no? Pero mamaya, tignan nyo to. Ito dito sa kanila is Twitter, Discord, tsaka Telegram. Sa Twitter naman, ito yung medyo basic yung nilagay nilang, ano, hindi tugma dun sa, ano, no? Sa website. And then, nag-start sila is January 2022. So, 4,557 followers na sila, no? So, ayan yung kanyang trailer. Pakita natin yung trailer. So, ayan yung kanyang trailer. Tapos, may mga nagpo-promote na rin naman na kagaya na ito. Pero, hindi ko maintindihan kung saan siyang bansa. Okay, so tapos may nakalagay din dito na parang Oracle system daw. And, pero hindi ko kasi talaga siya maintindihan. Hindi ko na rin muna siya pinag-aksayan ng panahon dahil itong project naman na to is medyo para sa akin low-key. And then ito yung kanyang yung kanyang gears rarity. No? So kung titignan natin, ayan. So kung may gears rarity to, tapos ito yung itsura yung mga NFT mo, para siyang yung nawala na, yung Arms Legend, na pinaganda lang yung graphics. So, hindi ko rin kasi ma-validate kung sila yung devs nito dahil wala pa yung token nila para makita sana yung mga tokens nila. And then sa, wala rin sila mga pictures sa paper nila, white paper, no? So, ayan, sinabi ko na sa inyo agad in ahead of time. Para syempre, malaman nyo din, kung papasok kayo dito, medyo risky nga lang talaga. Ayan siya. Play to earn siya, no? Steel League is a blockchain-based battling game that allows players to collect. Well, hindi kasi siya collect eh. Alam mo yon. Ayan. So, kung titignan mo hanggang Feb 15 ang posting. Tapos, March 3 na tayo ngayon. Pero, nakreate tong project nila or yung website ng Twitter is may January 2022. Then, after nun is wala silang pinost sa Twitter nila, no? 22 tweets, medyo ano na sa atin yan? Sketchy sa atin yan. Kasi dapat kahit pa paano nag-update sila doon. So, coming soon pa po yung launch nito. So, ingat-ingat muna. Baka mascam pa kayo, no? So, kung titignan mo, parang Arms Legend na pinaganda. Pero hopefully, hindi sila yon, no? Hopefully lang naman. Pero medyo risky lang yung project. Pero nasa inyo kung gusto nyo mag-invest dito sa NFT. So, ang tawag sa kanila dito kasi is Crash and Earn. How does it work, no? Ayan, bibili ka siyempre mag-mint ka ng NFT. Tapos para makapag-generate ka ng gears and accessories. And then battle. Ayan, enhance your gears with accessories to earn more hydro. So, after ng battling mo, hydro yung magiging reward mo. And then staking, lock your hydro tokens and earn incentive over prolonged period of time. So, siyempre staking, kikita ka naman doon. Pero depende, kikita ka sa staking kung ang token ay going up. Pero kung going down yon, pangit din ang kalalabasan. Claim your gains after your success crushing a crystal. So, ang kanilang currency, ito nga, is Hydrocoin ang kanilang tawag. Sa roadmap nila, ito lang, ito rin napansin ko rin dito, no? Medyo, ano, ako dito sa mga ganitong phasing, like, phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. So, dito sa phase 1, game development, mahirap kasi talaga kapag hindi siya months and year. Kagaya nitong phase 1, no? So, pwede nilang madelay yung project na ito kung ano gagawin. And then, public sale. Kumbaga, kung ano na lang nangyayari, kung asang phase na, gaya nitong public sale, token NFT, and then game launch 1 week later. So, after ng public sale and then token and NFT release, tapos game launch 1 week later. So, ayan yung kanilang unique partnerships.
ayan o, partnerships. Okay, so ayan, para talaga sa Arms Legend. So hopefully nga iba si Steel League. Okay, play on mobile, no? Hopefully umabot sila sa paglilist nila sa Apple and then sa Google Play. So yun lang, no? Then yun dito nila is tatlo lang yung kanilang community. Si Twitter, Discord, and then Telegram. Pero parang fade pa yung color nung Telegram, no? So dito naman tayo ngayon. How to start, no? MetaMask. Yan siya. Tapos, syempre, tuturuan kayo. BSC po ito. Steel League is play to earn game based on BSC. As, ano to, dito ko nakita to sa kanilang white paper. And then, you have 5 steps to be from becoming Fantastic Fighter. Mint, Ad Gears, Crush Crystal. Para siya talagang ganon. Pero yun nga lang, nagkaroon lang staking and then claim reward. Okay, so crush and earn. Basic lang to. Pag ano, sa mga easy, earning, and then hard. So, rewards are subject to 20% tax daw. Sa NFT gear, ito lang, gears are the main component ng NFT ERC-721 allows you to play the game. So, hindi ko alam kung ba doon kayo bibili sa OpenSea or what kasi ERC-21 siya. And then, nakalagay din dito na it is required to have both Hydro and BNB to mint gears. Tapos meron sila, nakalagay dito no, an oracle will ensure a real-time conversion from USD to Hydro so the gears price remains stable. So, oracle-based po itong game na to. Oracle, BSC, tapos click to earn, ayan. Then click on the mint, Hydro, ayan nga. Swerte mo kung makakuha ka ng Mythic. Lagi ko sinasabi yan sa mga click to earn or NFT games. Kasi po, ang win rate percentage niya pa is nilagyan. Kung tatanungin, para ma-encourage yung mga mag-invest nito, no? Instead na yung win rate ng ano, plus 18% sa Mythic, ilagay nila sa standard para kahit paano nakahabol. Kasi pag ganito, hindi balance eh. Pag nakakuha ka ng Mythic, jackpot ka na talaga. Games per day, fuel, 10 dito, and then sa standard, 3 lang. Nano, ito hindi ko muna, ano, tignan muna natin, no? So, if ever. So, dito naman sa kanilang rarity, standard and common, $5 in hydro, exotic, and epic. And nakalagay naman din dito yung kanilang accessory. Accessories, the last month, 1 month, and deactivate automatically after 30 days. So, para siyang yung game na isa sa BSC din. So, sa Cryotech naman nila is the duration of Cryotech effects on gears last 30 days. Anong last? So, wrong pa dito yan, no? So, hindi na na-check yan. So, yan ang kanila dito. May expiration. Then, sa fuel, meron din dito. Ito yung parang burning mechanism nila. The duration of the fuel effect on gears last for 30 days. So, yan siya. May expiration. So, bibili ka na lang ulit para makapag gawa-gawa ka. May burning mechanism naman kahit papano. Each type of gear has a minimum number of playable games per day. So, kung ito ka, may mga standard din and common ka, no? Yung cost niyan, $50 in hydro, no? Medyo mabigat. Okay, so sa rarity, upgrading. So, dito may nakalagay, no? Standard to common. Standard to uncommon rather, $90 in hydro. So kung gusto mo maging exotic to epic, $190 in hydro. So sa gear and effectiveness, the answer, ayan, may nakalagay din siya ditong coordination of every single item, powerful, durable, and versatile, no? So tignan pa natin, wala pa kasi yung game eh. May app din kasi kung puro paper lang, kung wala pa. Hydrogen coins, hydro, are ERC-20 tokens. So siguro, bibili ka ng BSC. Tapos ang price mo, ERC. So medyo magulo tayo dito. Kasi type eh, oh, ERC-20. So ang silbi niyan, no?
itong utility minting, buying fuel, buying cryotech, buy accessories. Kasi itong mga to is na-expired within 30 days. Sa staking, may mga lock-up din sila, no? Interest rate like 1 month to 6 months ang kanila. Sa interest rate, nakalagay din naman dito. So, kung naka-stake naman yan, lock-in yan, hindi mo yung makukuha agad. So, sa marketplace, hindi sila pinopromote, siguro. Yan. So, sa Tokenomics naman nila, wow, first time ko rin makita nito na the team will hold 0% of the hydro supply. First time yan. Ako nakakita niyan. A total quantity of 10 million hydro will be issued and distributed as follows. So, nakalagay siya dito. The team will be incentive through BNB's fees. Ah, okay. Kaya pala, dahil wala silang hawak, dahil may incentivized lang sila through fees. So, through fees lang sila. No? Sa public sale nila, date niyan during March to April. Ang starting price niyan is 0.7 cents dollars. Okay, duration niyan March and April po. Location sa steel.io pa rin, payment BUSD token. Vesting niyan is nakalagay din naman. Private sale. Tapos na pala yung private sale kasi January. So, listing. Pero nung check ko to dito, soon pa, ayun, contract address soon. So, yun nga yung roadmap nila, medyo facing. Hindi kasi ako fan ng mga face. Kasi medyo, ano yan, medyo mahirap yan. No, pwede yung mag face to next year. Face 3 nito next year pa. So, magkakaroon sila ng auditing, no? So, balikan din natin to. So, yun lang, members and then ito. So, click to earn siya. Ayan. So, tignan nyo muna kung gusto nyo yung game, no? Pero, partners niya, parang wala rin ako nakita. So, ayun. Medyo sketchy lang yung project. Pero, kayo, kung gusto nyo mag-risk. Pero, ayun. Medyo madami tayo may mga nakitang kakaiba dito sa project ni Steel League. Pero, we'll see pa rin kapag lumabas na yung mismong outcome ng game. So, yun na muna ang ating insight dito kay Steel League. Okay po. Yun lang po mga karakotoy. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Steel League. Salamat.